Today, gagawa tayo ng Mango Graham Shake na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin ay maghihiwa muna tayo ng mangga. Ipe-prepare muna natin. Bumili ako ng, bali, 6 na piraso ng mangga. Pero hindi naman lahat yun. Igagamitin ko. Meron akong prepare dito na 3. Ayan. So, hiniwa ko na yan. At ni-scrape ko na yan. Gamit ko lang ay kutsara. Tapos yung another one, ito ay pang toppings natin. So, kinubs ko na maliliit. So, kinadkad ko yung buto nito. Ayan, oh. So, para hindi sayang, di ba? Kasi ito, meron pa yung mga laman-laman. So, sinama ko na rin yan dito. Ngayon naman, gagawin natin yung sugar syrup. Ito yung magsisilbing tamis para doon sa ating mango shake. So, meron ako ditong 1 cup ng water. Lalagyan ko siya ng 1 teaspoon ng vanilla. Pinapakulo ko na yan. At 1 cup ng white sugar. Ang teknik lang dito ay kung ilan yung sugar mo, yun din yung water mo. Tapos, optional, pwede kang maglagay ng vanilla, pwedeng hindi. So, ito, haluin lang natin, pakuluin lang natin ng mga 3 to 5 minutes. Pag napakulo na natin yan, isali na natin sa ating, yung pinaglagyan kanina ng sugar, doon ko na lang siya isasali. Tapos, i-cool down muna natin ito. Next naman, gagawa tayo ng cream mixture. So, meron ako ditong 250 grams ng all-purpose cream. Chilled po yan. Ipapa-stiff pick or double natin yung size nito. Kaya gagamit ako ng hand mixer. Pwede kang gumamit ng wire whisk lang kung wala naman. Ayan. At kapag stiff pick na yung ating cream, unti-unti tayong maglalagay ng 200 to 300 ml ng kondensada. So habang nagwi-whisk pa rin tayo, unti-unti lang. Ayan. So ito na ang ating milk and cream mixture. Ayan, so habang ipe-prepare pa natin yung iba nating ingredients like yung yellow, magka-crush pa tayo, ilagay muna natin ito sa chiller para ma-maintain yung lamig. Huwag sa freezer, sa chiller lang po or sa baba lang nung iyong freezer. At ngayon, gagawin na natin ang ating mango graham shake. Maglalagay ako ng 1/2 cup ng aking ripe mangoes. Din natin. Tapos, ice. So sa ice, since 16 ounce yung gagamitin ko, dito tayo magtatakal sa kanya. Para medyo accurate yung ating paglalagay. So, ang gamit ko dito, crushed ice. Ngayon, kung ikaw may crushed ice ka na, good. Pero kung wala, tube ice, tapos i-crush mo na lang ng ice crusher. Kung wala ka pa rin ice crusher, pwedeng yung pang mano-mano. Pero syempre, pag nagne-negosyo, kailangan ice crusher talaga. So, gamitin natin pang konti. Ayan. Tapos, saka natin lalagyan ng 1/8 cup ng ating sugar syrup, yung ginawa natin kanina. Tapos, 1/4 cup naman ng ating evaporated milk. So, thank you kay Angel's Evap. Yan ang gamit ko ngayon. Salamat po. Okay na tong ating mango shake para sa ating mango graham shake. Ngayon naman, mag-assemble na tayo. Yung aking milk and cream mixture, nilagay ko sa isang piping bag para madrizzle ko. So, kasi yung nadidrizzle ko dito sa plastic cup, yung milk and cream mixture. Ayan. Tapos, optional, pwede tayong maglagay ng tapioca pearls. Ang gamit ko pong tapioca pearls ay Enjoy Tapioca. Madali lang naman gawin itong tapioca pearls natin. Kaya pwede mong sundan yung instruction talaga ni Enjoy. Tapos ngayon, ilalagay ko na yung ating mango shake. So, 1/2 muna. And then, lalagyan natin ng, syempre masarap na graham. Crushed grahams po ito. Kung ang nabili mo yung buo talaga, yung grahams, pwede mong i-crush siya. O, diba? Saktong-sakto. Kasi maglalagay pa tayo ng another cream mixture. Ayan, kahit dito na lang yan sa taas. And then, lalagyan natin ng ating cube mangoes. Tapos, syempre, didrizzle natin ng crushed grahams. At ito na ang ating mango graham shake. Ngayon naman, para sa packaging natin, since 16 ounce cup yung gamit ko. Siyempre, ang kailangan natin ng lid dyan or takip. Ang tawag po sa takip na to ay dome lid. Yan. So, tatakpan ko siya. May nabibili po nito sa mga packaging centers. Pwede ka rin tumingin sa Lazada or Shopee. Ganyan. Titikman ko muna. Meron tayong straw. So, tikman natin. Ang sarap. Parang kumain ng mango graham. Diba? Mango graham. Kasi yung cream natin nandun. Tapos yung graham natin. Tapos, may bonus pa na tapioca pearls. So, ang sarap. May nginunguya ka. At para sa puhunan ng ating mango graham shake, 3 mangga na pang
paggawa natin ng shake ay makakagawa po yun ng 8 na 16 ounce cup. Ayan. Tapos meron pa ako ditong mga natirang mangga para naman sa pang-toppings natin. Ang punan ko dyan, magre-range yung isang piraso ng 29 pesos, no? 29 pesos times 8, so yun po yung lahat ng puhunan ko. Kasama na yung packaging natin at yung straw, ganyan. Pwede mo yung mabenta, depende kasi sa season ng mangga. Minsan mahal, minsan napakamura, kaya i-take advantage natin pag napakamura ng mangga. Pwede nating maibenta ng 40 to 60 pesos. Bahala ka ng maglaro doon sa kung paano mo siya gustong ibenta. Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na at gusto mo ng tatlong flavors ng fruit shake na pang negosyo, pwedeng-pwede mong i-check yung ating 3 flavors ng fruit shake na pang negosyo dyan, or i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video, and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Mabuk na naman to.